Umabot sa 14 na kabahayan sa bayan ng Oton at Gimbal sa probinsya ng Iloilo ang sinira ng malakas na alon. Nasira din ang bahagi ng dike sa bayan naman ng Bugasong Antique dahil sa pagbaha. Yan ang tintukan ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Malakas ang naging pagbugso ng hangin at pagbayo ng alon sa mga coastal barangay sa katimugang bahagi ng probinsya ng Iloilo. Sa bayan ng Gimbal, 9 na bahay ang naitalang partially damaged dahil sa storm surge. 2 pamilya ang pansamantalang inilikas kahapon ng madaling araw. Bumalik din sila kinaumagahan nang maging kalmado na ang dagat. Ayon sa Gimbal MDRRMO, maliban sa mga nasirang bahay, ilang bangka din ang nasira kaya apektado ang hanapbuhay ng ilang mangingisda. Sa coastal ng mga barangays, ang naiguanggit ang fishing boats, ang pangabuyan nila. Do almost mga 40 fishing boats git ang nakalaguba. 5 bahay naman sa barangay Kabanbanan sa bayan ng Oton ang sinira din ng malakas na alon at hangin. Si Normay naghahanap na lang ng pansamantalang paglulutuan matapos hampasin at sirain ng malakas na alon ang kanyang kusina. Nagtemporaryo kami sa liyo dito sa may pihak para nga may digamuhan ng kami. Kaya kung ma-repair ko ni, mabalik naman kami. Sa barangay Paho sa bayan naman ng Zaraga, Iloilo, 1 bahay ang partially damaged matapos tamaan ng buhawi Martes ng umaga. Ayon sa pamilya defensor, bigla na lang lumakas ang hangin at tinangay nito ang bubong ng kanilang kusina. Naputol din ang mga kable ng kuryente sa paligid ng bahay. 7 crew naman ng isang fishing boat ang na-rescue ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, maglalayag sana ng mga crew sa Bagualas Island para mangista nang magkaroon ng engine trouble ang kanilang bangka. Agad namang rumisponde ang PCG at iniligtas ang mga crew na pawang mga taga-estansya Iloilo. Nasira ang bahagi ng dike sa barangay Zaragoza sa bayan ng Bugasong Antique dahil sa pagtaas ng lebel ng tubig sa ilog. Ayon sa Antique PDRRMO, umabot sa 70 meters ang lawak ng nasirang bahagi ng dike. May pagtaas ka tubig kapon sa suba kangaranan tagamuni ang nagkapkap do sa nag-erode do sa dike na nag-serve as a river protection. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV.